Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back to my channel. Gagawa ako ngayon ng reaction at update sa Ang Dalawang Ikaw. So ito na nga guys, si Mia at si Beatrice nagkakita sa tindahan. At ito naman si Beatrice guys ay bago na ni Nelson na karelasyon kasi nagpalit siya ng name na Tyler. At si Mia ay asawa niya dati, 1 year ago na silang nakasal. At nakita sila doon sa tindahan, napalit pala ang coffee nila. So sabi ni Mia na sorry, hindi ko sinasadya. At ito naman si Beatrice ay sabi niya na ang pinakaayaw ko ay yung agawan daw siya. So nagkuha na siya ng pera para ibayad. And then I don't want to drink this coffee, so binuhos niya kay Mia. Binuhusan din ni Mia pagbalik guys yung si Beatrice at sabi niya no, ano, nagising ka na ba? At ang kuya niya, nakita pala niya si Nelson sa labas guys kasi hinihintay niya si Beatrice. At nakita siya ng pulis, sabi na bawal dito mag parking at matikita na daw siya. So sabi niya na 5 minutes kasi may hinihintay ako, pero umalis na ito. At pumasok ang kuya ni Mia doon sa tindahan at sinasabi na nakita niya si Nelson. So dali-dali silang lumalabas at hinahabol nila ang car. So talagang galit yung si Beatrice guys at dinadry siya sa cashier doon at sinasabi niya na sa susunod huwag mo nang papasukin yung babae dito. At pag hindi daw sinasabi niya, if daw niya ang may-ari noon, so kung hindi niya isabi, so ipatanggal daw ang cashier na yun. So guys, nahabol ni Mia yung car guys at talagang umiiyak talaga siya guys. Andoon siya sa window at sinabi siya na, Nelson, asawa ko, matagal na kitang hinahanap, 1 taon. At alam mo, asawa kita at talagang nag-promise tayo sa isa't isa na hindi tayo maghihiwalay. At sabi pa ni Tyler guys na, asawa, hindi kita kilala at wala kitang hindi ko yung kilala yung Nelson. At sabi niya na umalis ka na at pag hindi ka umalis dyan, makaladkad kita. At yun guys, umalis na at talagang umiiyak talaga si Mia guys. Kuya niya guys at Mia, bakit ano nangyari? Sabi niya, kuya si Nelson, talagang naghagulgul talaga siya sa iyak guys at alungkot kasi nakita niya. So itong nawala pa talaga. Pumunta sila doon sa tindahan guys na may coffee at bawal kasi si Mia pumunta, so yung kuya na lang ang pumasok at mag ano-ano na lang daw kung anong reason para makapasok siya. At naghintay lang si Mia sa labas. So dumating itong si Beatrice guys at kinausap niya si Mia na, hello, andito ka. Sabi niya, napunta tayo sa loob. Ang init-init pa naman dito. At hindi ako pwede kasi ako lang naman ang bawal pumasok. And then sabi niya na, sige, umalis ka na. Pag hindi ka alis, tatawag ako ng pulis. At yun, usap siya sa phone guys. At biglang tumawag yung friend ni Mia na sinabi na may kambal daw si Nelson. At sabi ni Mia na, chinecheck mo ba ang PSA kung si Nelson ba talaga? At sabi naman ng friend niya na, pumunta ka na lang dito.
dito sa hotel para makita mo talaga ang record niya. Kung siya ba talaga. Takad na si Beatrice papuntang coffee shop at may mga lalaking binastos siya. At Tyler guys sa coffee shop at kinarati na na yung mga taong nagbastos kay Beatrice. At doon sila sa car guys, parang hindi siya napakali at sabi ni Beatrice na what bothering you nga, parang hindi siya mapakali guys at sinabi niya may nangyari ba ano at sinabi niya na may babae daw na nakita niya at sinabi niya na asawa daw niya ako pero hindi ko siya kilala. So hanggang dito na lang ako guys at abangan natin ang susunod na episode at sa hindi pa naka-subscribe, pindutin nyo na ang notification bell para maka-update kayo sa next video ko at thank you for watching. Bye.